guys, Sir Jem, in here, our reader. So, alamin natin ang iyong love reading. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Give me your energy. Aalamin natin kung ano ang iyong love situation with your person. Okay? Think about your person, guys. And give me your energy. Let us see. Dito sa left side, ang feelings ng person mo, mga nangyayari sa person mo, at dito sa right side ay yung para sa'yo. Let us see. Let us see your person's energy. Ano ang feelings, mga nangyayari sa buhay niya, mga nararamdaman niya towards you, mga naiisip niya about sa connection niyo. Give me your person's energy. Okay. Wow. Very strong energy. You have the Seven of Swords and air sign. Maaaring connected ka with a Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? An air sign energy. Posibleng may letter F sa pangalan ng person mo. With the Seven of Swords. Okay? This is some kind of a cheating betrayal. Tingin ko, gumagawa ng hindi maganda yung person mo, nang hindi mo alam. Maaring meron kang kutob, may hinala ka na there's something wrong sa connection nyo ngayon. Usually, the Seven of Swords, a third party situation. There is something going on. Hindi niya ito sinasabi or pinapaalam sa'yo. Pero, kaduda-duda na para sa'yo yung mga kanyang kinikilos. Okay? Give me more energy for your person's energy. The Emperor. Maaaring siya ay very strong Aries energy, a far sign, okay? Posible rin na may letter D sa person na connected sa'yo, pero siya yung tipo ng tao may pagka-ma-pride or ma-ego, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Mas sinuuna niya yung sarili niyang feelings. Siya yung tipo ng tao ang nagdidesisyon ng walang pakialam, dire-diretso, hindi niya pinag-iisipan. Okay? Padalos-dalos ng desisyon, kaya ang ending, meron siya nasasaktan. Meron siyang mga taong nadi-disappoint. And it really feels na ikaw yung nadi-disappoint niya sa sitwasyon na ito because of a third party situation. Walang nag-warning sa kanya. Okay? Ginawa niya lang yun dahil bugso ng damdamin. I'm really getting that kind of vibe from your person's energy. Let us get more energy for your person. Give me more energy for your person. Okay. You have the King of Swords and air sign. A strong air sign ay posibleng connected sa'yo, Gemini, Libra, and Aquarius. Pero tingin ko para bang at some point gusto niya na rin aminin yung kasalanang nagawa niya. Gusto niyang magpakatotoo. You have the Emperor and the King. Gaya nga nang sabi ko sa'yo, siya yung tipo ng taong walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Kahit na masaktan ka, madisappoint ka, gusto niyang aminin yung totoo na nagkaroon siya ng iba, na na-attract siya sa iba. Okay? Nagkaroon ng third party with a Seven of Swords. Posibleng gusto niya ring iparating or ipaalam ito sa'yo. Ibig sabihin niyan, may pagka-selfish yung taong ito kasi hindi niya man lang naisip yung mararamdaman mo sa nagawa niyang pagkakamali. Nine of Swords, an air sign. Okay? You have the Nine of Swords. A very strong air sign ay posibleng connected sa inyo. At maaaring may letter I sa person mo. Okay? Resonate as it is. Pero tingin ko, nakukonsensya na siya sa kadahilan ng hindi siya makatulog sa gabi. Kakaisip. Gusto niya nang aminin yung katotohanan sa iyo. Parang hirap na siya na itago yung panlulokong nagawa niya. Para bang nagkakaroon na siya ng alam yung enlightenment, realization. Para bang natauhan na siya na mali yung nagawa niya. Okay? Tingin ko nagkakaroon kayo ng distansya sa isa't isa. Posible na dahil dito, kaya napagtanto niya na siguro kailangan ng aminin ng totoo. Let us see. One more card for your person's energy.
You have the Ten of Cups, a water sign. Maaring ikaw ay connected with a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. At posibleng may letter J sa pangalan ng person na ito. Pero bang gusto niyang ibalik yung dating kayo? I'm really getting that kind of vibe na gusto niyang ayusin yung relationship nyo. Pero ang tanong nun sa'yo, huli na ba ang lahat? Let us see your energy. Give me your energy. Ano ang reaction mo sa sitwasyon na ito? King of Wands, a four sign. Maaaring ikaw ay four sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Tingin ko, hindi mo pinapakitang naaapektuhan ka. Hindi mo pinapakita sa tao na ito, sa person mo, na sobra yung pagka-brokenhearted mo. Pinapakita mo na strong ka, busy ka, marami kang pinagkakaabalahan. Posible rin ang iba sa inyo, maaaring nagpapanggap na hindi mo alam na may third party siya, pero ang totoo, alam mo. You know why? Because you have the Ten of Pentacles. Ang iba sa inyo, posibleng Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn at may letter J sa pangalan mo. With the Ten of Pentacles, dahil ayaw mong masira yung binuo nyong connection sa isa't isa. You have two tens in your energy. Maaaring ang iba sa inyo ay kasal na. Okay? Ibig sabihin yan, itong pagkakamaling nagawa niya, hindi lang sa relationship nyo yung apektado, pati sa pamilya nyo. Resonate as it is. Okay? Give me more energy for you. Your energy. Okay, you have here the Eight of Cups, a water sign. Maaaring ikaw ay connected with a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. At may letter H sa pangalan mo, possible, okay? Kaya siguro, nai-stress siya kasi nafe-feel ng person mo na dumidistansya ka na sa kanya. Unti-unti ka nang lumalayo. Yung tipong mahal mo pa yung person na ito pero dahil sa paulit-ulit niyang ginagawa yung panluloko, napagod ka na lang. Para bang ayaw mo nang istresin yung sarili mo sa ganitong sitwasyon? Nagsawa ka na. I'm really getting that kind of vibe para sa'yo. Give me more energy for you. Okay, you have here the Justice. Wow. This is a strong Libra. Maaaring makakamit mo yung justice na nararapat para sa'yo. Ibig sabihin ito, nasa sa'yo yung hustisya. Nasa sa'yo yung good karma at posibleng maibalik sa kanya yung bad karma dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Justice will be served in your favor. Makakamit mo yung justice kung ang iba sa inyo merong legal matter or legal issue, possible na meron kayong pinagdadaanan na divorce or annulment, separation, legal separation, resonate as it is. But I'm really getting here, ikaw yung nag-file. Maaring ikaw na yung gustong i-end yung connection na ito because of that issue, because of a third party. Give me more energy for you. Ace of Wands, a four sign. Maaring ikaw ay connected with someone na four sign, Aries, Leo, Sagittarius. Maaring ikaw ay letter A. May letter A sa pangalan mo, Ace of Wands. Para bang there is someone new in your life na you are interested about, or there is someone in your life na nagbibigay ng excitement para sa'yo. Kaya naman siguro, madali na lang para sa'yo na bumitaw sa relationship mo with this person. Let us see your overall energy sa inyong dalawa ng person mo. Overall energy para sa inyo. You have the Six of Pentacles, an earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Posible ang iba sa inyo, mayroong letter F sa pangalan. Okay, resonate as it is with the Six of Pentacles. Ibig sabihin yan, kung talagang mahal nyo ang isa't isa sa relationship, dapat give and take. Diba? Justice, fairness, balance. Kung nagmamahal ka ng totoo, dapat din, yun din ang binabalik at sinusukli ng person mo. At ganun din dapat siya. Reciprocation. Diba? Compromise. Overall energy, kung gusto nyo pang maayos ang relationship na ito, dapat simulan nyo sa give and take situation. Ibalik nyo yung dating nagmamahalan kayo, taking care of yourself, okay? Nag-e-effort ka sa relationship, ganun din yung person mo. Kasi nafe-feel ko, guys, ito yung nawala sa relationship nyo. Maaring ang isa sa inyo, posibleng ikaw, ang mas ma-effort.
tingin ko nawalan ka ng gana kasi hindi na ganun yung person mo sa'yo. Hindi na siya kasing effort noon kasi nga nabaling na yung attention niya sa iba. That's why, naging ganito yung nangyari sa relationship niyo. Parang yung naging ending is, naglaho na yung feelings niyo para sa isa't isa. Okay? Nagkaroon na ng gap sa connection niyo. Resonate as it is, guys. Okay? Let us see. Ano ang gustong iparating na message para sa iyo? Or yung gusto mong iparating na message para sa person mo? Let us see. Message na gusto mong iparating. Let us see. Ano ang message na gusto niyang iparating sa'yo or yung message na gusto mong iparating sa kanya? Okay. You have here, I know that I crossed the line with you. Alam niyang nagkamali siya. Tingin ko, at some point, pinagsisisihan ng person na ito yung nagawa niyang pagkakamali. Okay? May pagsisisi. Pero mukhang huli na ang lahat. I cannot stop thinking about you. Hindi siya makaget over sa'yo. Hindi kanya makalimutan. Kaya nga your persons have the Nine of Swords. Hindi siya makatulog sa gabi. Kakaisip. I can't stop thinking about you. And you don't know how hard it was to let you go. Tingin ko, this is a message from your person. I'm really getting that kind of vibe na siya yung nakagawa ng pagkakamali ngayon. Siya yung hindi makaget over sa relationship nyo. I can't stop thinking about you. Okay, you have justice in your energy. Justice will be served in your favor. Okay, let us get more energy. Give me more energy for you. Give me more energy for you and your person situation. More energy. Let us see. Give me more energy for you and your person situation. More energy for you and your person situation. Let us see. Energy for you and your person situation. Okay. Let us see. You have here separation. Definitely, there's a breakup, separation. Sadness, missing you. Someone is missing you. Thinking about you, yearning, unsure of future. Diba? Nakita natin kanina? I can't stop thinking about you. Hindi siya makaget over sa'yo. Namimiss ka ng person na ito, thinking about you. This person always thinking about you. Hindi siya makatulog sa gabi, kakaisip. Not today. Not dealing hurt, avoiding a conversation, call, person boundaries, still angry, posibleng nagre-reach out sa'yo yung person mo. Maaring tumatawag, nagme-message siya, pero ini-ignore mo lang siya. Kasi nga, hindi mo pa kayang harapin yung sitwasyon nyo. Hindi ka pa ready. Not today. Hindi ka pa handa. You have the clock energy. Need time. Takes time, di ba? In time cycles, time to heal progress. Para bang you want some time and space para makaget over, makarecover, pero hindi pa sa ngayon. It takes time. Para makalimutan mo yung mga nagawa niyang pagkakamali or para mapatawad mo siya, it takes time for you. I'm really getting that kind of vibe and you have axe. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, and abandonment. I'm really getting here, ikaw yung nakipaghiwalay. Ikaw yung nakipag-break. Okay? Because of that, yung mga pagkakamaling nagawa niya, parang na-realize mo, you deserve better. You know your worth, you know what you deserve. Okay? So resonate as it is, guys. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, guys.